Yes, hello mga ka-KB. Ito na naman ang inyong kabanong. Nako, ako po humihingi ng pasensya sa inyo dahil ngayong araw na ito ay first day ko po sa taping ng Sangre. Ayan. So, sa mga hindi po nakakaalam, ang inyo pong abang lingkod ay nagbo-boses po. Okay? Ako po ang boses sa likod ng inyong pong paboritong karakter sa Encantadia na si Imaw. Yan, since 2005 hanggang nag-2016 at ngayon po bumabalik po ang Sangre ay ako na naman ako pa rin po ang kinuha na magboses kay Imaw kasi si Imaw po animatronic puppet po 'yon, no? Robotic yung mukha. So ako lang po ang kumbaga bukod tanging Pilipino dito sa Pilipinas na nakakapag-animatronic puppetry. So at the same time ako rin po yung voice actor behind Imaw. Avesala, ako si Imaw ng Encantadia. Avesala. Ayun, di ba? Sample, oh. So, ngayon po, ayan, makikita niya, ito po yung picture niya nung ito yung 2016 na Imaw. Pero ngayon po, iba na naman po ang itsura niya. Grabe. Medyo mas cute. Matandang cute na ngayon si Imaw. Pero yun nga po, dahil po nandito ako sa parking lot ngayon, no? Pilit ko man sanang mag-record ng ating kabanong story dito sa ating kabanong mobile studio. Ito yung ating sasakyan, ginawa nga po nating recording studio. Hindi ko po maisingit dahil po talagang yung eksena po ni Imaw mayat-maya, wala akong pahinga. Oo, ngayon lang medyo sabi ko magsisiyan lang ako. Opo, kaya medyo nakasingit po ako ng konti. So ngayon po mga ka-KB, makikiusap lang po ako sa inyo para hindi naman kayo kumbaga ma-zero ngayong araw na ito. Yung ating kaibigan na si Apong Isaak ang magkukwento ngayon sa atin dito sa channel natin. Okay, siya po ang ating kaibigan. Magaling naman din po siya, di ba? Napapakinggan niyo po siya. Apong Isaak, ayan po, ito po yung kanyang channel. So, pwede nyo rin pong isubscribe yan, no? So, siya po yung bisita muna natin ngayon kapalit ng aking pagkukwento. Kasi talagang busy-busy po tayo ngayon, eh. Pasensya na po. Pero yun nga, ginagawa natin ng paraan para makapagbigay pa rin kami ng patuloy na entertainment para sa inyong lahat, lalo na yung mga kaibigan natin, mga OFWs dyan sa ibang bansa na grabe, di ba? Very stressful, nakakalungkot, nakakapagod yung mga trabaho nyo dyan. At natutuwa ako dahil ako po ang kasama nyo habang kayo'y nagtatrabaho. Ayan, maraming salamat po. At syempre po, yung mga kababayan rin natin narito sa Pilipinas na mga nasa palengke, di ba? Nasa mga sasakyan, nasa mga tricyclean, di ba? Nasa mga kanya-kanyang tindahan, di ba? So, mga kanya-kanyang bahay, kasama yung kanilang mga pamilya, nako, mga mag-asawa nakikinig, yung kanilang mga anak nakikinig pa rin sa ating mga kwento ni Kabanong. Maraming salamat po sa inyong lahat. No, at syempre plug ko na rin po, Sangre, abangan nyo po yun. Talagang napakaganda, napakagaling po. Mga kaitsena ko kanina, si Rian Ramos, grabe, ang ganda. Pero nung pagtingin niya sa akin, nagwapuhan na sila sa akin. De, joke lang. Okay, so mga kaibigan, hindi na po natin patatagalin, no? Tumuto po tayo, pakinggan po natin ang ating kaibigan na magbibigay ng mga kwento ni Apong Isaak. Sinalubong ni Patrick ang kanyang mga magulang na may bitbit na isang supot sa kaliwang kamay nito na naglalaman ng apat na pirasong balut penoy na may sukang may sili. Tigdalawa ang kanyang mga magulang. Paborito kasi yun ng kanyang ina at ama. Maliban pa doon, sa kanang kamay ng binata, tanga naman ang isang kahon na naglalaman ng mga grocery. Mano po, tay. Nay, mano po. Magiliw niyang bati sa dalawang matanda. Inilagay niya muna ang pinamili sa lamesa, sa kabuong paggalang na inabot ang kamay ng mga magulang. May dala po akong pasalubong sa inyo. At saka, namili na rin po ako ng mga kailangan dito sa bahay. Awaan ka ng Panginoon, anak. Buti naman, nakauwi ka na ngayon. Alalang-alala kami sa iyo ng nanay mo, eh. Ginabi ka na naman masyado sa OT. Napailing naman ang binata. Hindi po. Ah, ganun ba? Kumusta naman ang trabaho mo? Hindi mo ba napapabayaan ang sarili mo, anak? Baka puro ka trabaho, ha? Magkakasakit ka niyan. Pag-aalalang sinabi yon ni Mang Dindo sa kanya. Okay naman po ako.
Malakas na malakas pa. Kahit po stressful sa work. Mababait po mga amo at mga katrabaho ko. Good working area naman po at hindi toxic ang mga kasama ko eh. Malalim na napabuntong hininga si Patrick bago itinuloy muli ang pagsasalita. Kahit po abala ako sa trabaho, di ko naman po nakakalimutan yung mga bilin nyo na huwag kong pababayaan ang sarili ko. Mahirap naman po yung magkakasakit ako na malayo ako sa inyo. Mabuti naman at nasa mabuti kang lagay sa pinagtatrabahuhan mo, anak. Palihim na napabuntong hininga muli ang binata sa pangalawang pagkakataon at bahagyang sinalat ang sentido. Hanggang salita lang si Patrick, pero pagdating sa ipinapakitang kilos sa mga magulang ay nagsisinungaling siya. Hindi naman pinansin ng mga magulang ang taliwas na ikinikilos ng anak sa sinasabi nito. Sa halip ay niyaya na lamang siya ng ama na kumain na. O siya, halika na. Pumasok na tayo sa loob. Nagluto ang nanay mo ng paborito mong ulam na adobong manok. Napawi bigla ang pagod na naramdaman ni Patrick sa ibinalitang yon ng kanyang ama. Abot langit naman ang ngiti ng ina nang umaliwalas ang mukha ng binata. Talaga po? Nako, mapapasarap tiyak ang kain ko nito. Marami ako natikman na adobo sa kantin namin at karinderya, pero wala pa rin pong talagang tatalo sa adobo ni nanay. Yun ang namimiss ko eh, yung mga lutong ulam ni nanay. Halika na po, kain na po tayo. Napatingin siya sa kanyang inang malawak ang pagkangiti sa kanya, saka inilipat ang tingin kay Mang Dindo. Siyempre naman no, ang adobo ng nanay mo eh may kasamang pagmamahal kaya walang katulad. Walang tatalo pagdating sa pagluluto ang nanay mo. Kaya nga ako na in love sa kanya eh, dahil sa luto niyang may kasamang pagmamahal. Nagtawanan pa silang mag-anak bago inakbayan pareho ni Patrick ang mga magulang habang papasok sila sa kanilang bahay. Ang ginang naman ay napapailing na lamang. Pinahinto na ito sa mga banat na korni ni Mang Dindo. Namumulan na kasi ang magkabilang piski ng kanyang ina. Sumunod naman si Mang Dindo. Oo na po, mahal na Reyna. Titigil na po. Nang aamba pa ang ginang, kaya napalibutan muli ng malakas na tawanan ang kanilang tahanan na mag-ama. Umiling na lamang ang kanyang ina habang isa-isang inaabot ang pinggan sa kanya at sa asawa nito. Habang naghahain ang kanyang nanay, biglang may naalala si Patrick. Ay, oo nga pala. Kanina habang naglalakad po ako pa uwi, nadaanan ko yung kubo malapit sa bukana ng papuntang ilog. May nakatira na pala doon. Kailan pa po? May kumintal naman sa alala ang Ginoo. Oo. Isang linggo pa lang nakakalipat ang mga yon. Mag-asawa daw na malayong kamag-anak ng dating may-ari ng kubo na yon. Hindi ko pa sila nakikita mag-asawa. Binagsabi lang sa akin na mag-asawa nga daw yon. Babatiin ko po sana yung lalaki. Nakita ko kasi na nagsisibak po ng kahoy sa bakuran nila. Kaso nag-alangan ako. Mukhang masungit eh. Parang anumang oras eh aambahan ako ng hawak na palakol. Mahinang natawa si Mang Dindo. Sana binati mo pa rin kahit hindi siya gumanti ng bati. At least eh, alam niya na hindi suplado mga taga rito. Baka sa susunod kung anong isipin nun. Ah, o sige po. Sa susunod kapag nakita ko eh, babatiin ko na sila. Saad ni Patrick, sabay kagat sa karning tinusok niya agad ng tinidor na nasa kanyang pinggan. Hmm, sarap nito ah! Patrick, anak, hinay-hinay sa pagkain ha? Opo, tay. Kayo naman, minsan lang naman masarapan eh. At sa akin eh, nagpapaalala lang. Teka, anak. Yung lalaki lang ba yung nakita mo na nandun sa kubo? Oh, eh, hindi ko naman po napansin yung babae. Baka nasa loob po. Baka nga. Ang sabi kasi, yung lalaki lang daw ang malimit na makita. Yung babae naman, eh wala pang nakakakita sa kanya. Oh, eh paano pong nalaman na mag-asawa ang nakatira dun? Nagtataka na tanong ni Patrick sa kanyang ama.
Sabi ni paring Abner, bumili daw kasi yun minsan sa tindahan niya. Kaya natanong niya yung lalaki kung sino ang kasama. Nabanggit nga na mag-asawa lang sila na nandyan sa kubo. Nako, nako, nako. Si Ninong Abner talaga. Hindi pa huhuli. Napapailing pa ang may edad na lalaki bago sunggaban ang adobo. Tinira na rin nito ang balut na pasalubong ni Patrick, tapos isinamang ibahog sa kanin na may sabaw ng mamantikang adobo. Alam mo naman yun, hindi nahihiyang magtanong kapag may bagong mukha dito sa atin. Okay na rin yung ganon, kaysa naman sa hindi natin kilala mga bagong dayo dahil nahihiya tayo magtanong. Sa bagay, may punto po kayo, Tay. Sinaway naman ng ginang ang mag-ama na mamaya na ang kwentuhan. Kumain na muna silang mag-anak. Parehong natikom ang bibig ni na Patrick at Mang Dindo at pinagpatuloy na ang pagkain. Isang security guard si Patrick sa kabilang bayan, sa isang malaking pamilyahan doon. Umuupa siya ng maliit na kwarto at dalawang beses sa isang buwan kung umuwi siya sa kanila. May dalawa pa siyang kapatid na babae na mas matanda sa kanya. Napawang may sari-sarili ng pamilya pero sa baryo pa din yun nakatira. Siya na lang ang kasama ng mga magulang sa bahay na yon dahil siya na lang ang binata pa. Pihikan din kasi masyado si Patrick kaya wala pang nagugusto ang babae na makakasama niya sa buhay. Tila yata tatanda ng binata si Patrick. Sa kabilang banda, tanggap naman din niya basta maaalagaan lang niya ng maayos ang mga magulang na malapit-lapit na ding mag-senior. Alam mo ba, nak? Yung anak na bunso ni paring Empoy, tatlong araw nang nawawala. Hindi na nga nila malaman kung saan pa nila hahanapin ang anak nila. Nakakaawa na. Malungkot na pahayag ni Mang Dindo kay Patrick. Pabiglang nagulat naman ang binata sa ibinalita ng ama. Ha? Paanong nawawala, Tay? Hindi nga malaman eh. Lahat nga ng kalalakihan sa baryo na to ay naghahanap na. Sumama na nga ako eh. Hindi na talaga namin siya natagpuan. Parang naglahong parang bula yung batang yun. Aba, ewan. Hindi na mahagilap kung saan-saan. Hindi po kaya pumunta sa mga kaibigan o kamag-anak o di naman po kaya eh. Baka nakidnap. Teka, Tay. May kinakasangkutan po ba yung bunso ni Kuya Empoy? Hindi naman nag-o-online sabong ang bata. Eh bakit kikidnapin? Sunod-sunod na may konklusyong tanong ang binata sa kanyang ama. Ipinagkibit-balikat na lamang yun ni Mang Dindo. Maski ang may edad na lalaki, walang alam kung nasaan ang anak ng parang Empoy nito. Nako, wag naman sanang mga sindikatong kumidnap sa batang yun. Gagamitin ng bata para lang pagkakitaan sa mga illegal nilang ginagawa. Diyos ko, wag naman sana. Hinanap na rin nila pati sa mga kaibigan at kamag-anak. Kahit nga yung malalayong kamag-anak, pinuntahan na nila eh. Talagang hindi nila makita. Nagpaskil na sila ng mga papel na may larawan ng binatilyo para makatulong sa paghanap. Wala ni isang nakakita kung paano siya nawala. Walang nakakatukoy kung nasaan. Sunod-sunod na napabuntong hininga si Patrick. Malalalim ang mga yon. Tila ba naaalarma sa mga narinig galing sa bibig ng kanyang ama. Sa buntong hininga niyang yon ay tila para siyang hinihika na kailangan ng inebulizer. Manirisim niya na yon kapag nai-stress sa naririnig na hindi magandang balita. Okupado na tuloy ng isip niya ang bagay na yon. Delikado na pala sa liblib na lugar. Nangangamba tuloy siya sa kanyang mga magulang. Bilang sikyo, poproteksyonan niya ang mga magulang. Baka nanay at tatay niya na ang susunod na puntiryahin ng mga taong hindi pa alam ang pagkakakilanlan. Ipagdasal na lang po natin na makabalik siya ng ligtas sa pamilya niya. Tay, iba na talaga ang panahon ngayon, no? Biruin niyo, itong tahimik nating baryo ay napasok na ng mga masasamang loob. Pambihira. Kalat na talaga ang mga alagad ni Satanas.
Hinagod naman ni Mang Dindo ang likuran ni Patrick. Ramdam nito na hindi komportable ang anak sa ikinikwento nitong hindi maganda sa binata. Yun nga din ang palagay ko eh. Baka may dumukot sa bata. Pero ayoko nalang banggitin sa mga magulang. Grabe na nga ang hirap ng kalooban nila eh. Ayoko nang dagdagan pa. Hayaan na lang natin ang panahon na magsabi kung ano nga ba ang nangyari sa batang yon. Sana lang po ay maging aral na rin to sa ibang mga magulang para ingatan nila ang mga anak nila. Hindi po biro ang mawalan ng mahal sa buhay. Sumang-ayon naman ang kanyang mga magulang sa kanyang mga tinuran. Kahit tuloy masarap yung ulam, parang nawala ang gutom ng binata. Kilala niya kasi ang binatang nawawala. Mabait at magalang ito sa kahit sinong kaharap. Lagi pang masiyahin. Parati pa nga niya itong binibiro kapag nagkikita sila. Pagkatapos kumain, nagpahinga na lang muna siya sandali. Balak niya sanang magsibak ng kahoy na panggatong para mabawasan ang gawain ng ama. Dinadaing na rin kasi nito ang rayuma sa paa. Bukod pa doon, iniinda na rin nito ang likuran. Batak naman ang kanyang katawan, putok ang magkabilang braso at may mga pandesal sa tiyan dahil madalas rin siya sa gym. Kaya madali siyang natanggap bilang isang security guard. Nang hindi na gaanong katirik ang araw, lumabas na si Patrick sa may likurang bahagi ng kanilang bahay kung saan naroon ang nakasalansan ng mga kahoy. Kinuha na rin niya ang palakol ng ama. Kakaumpisa pa lang niya nang maabutan siya nito. Ikaw naman talaga oh. Imbis na nagpapahinga ka eh. Yan naman agad ang hinarap mo. Pwede naman na ako ang gumawa niyan sa ibang araw eh. Hindi na. Okay lang naman ako tay eh. Namiss ko rin kasi itong ganitong gawain. Ako na po magpipresentang gawin to para sa inyo. Saka po, ayoko po na laging mabibigat ang ginagawa nyo. Eh, baka kumapaano po kayo niyan eh. Alalang alala si Patrick sa kanyang ama. Wala namang nagawa si Mang Dindo kung hindi ipaubaya sa anak ang nakasanayan na nitong ginagawang pamumuhay. Kung sa bagay nga, sanay ka kasi sa mabibigat na gawain dito sa atin. Naninibago ka siguro sa trabaho mo ngayon, ano? Nakakapanibago po talaga, lalo na't mag-isa lang ako doon sa tinutuluyan ko. Alam nyo, araw-araw ko nga po kayong iniisip dito eh. Hindi ko maiwasan na hindi mag-alala sa inyo lalo't wala po kayong kasama dito sa bahay. Huwag mo kaming alalahanin, iho. Malakas pa naman kami ng nanay mo eh. Kayang-kaya ko pa siya ipagtanggol kung sakaling may mga taong magtangkang pasukin ang bahay natin. Minsan nga po eh, naiisip ko na tumigil na lang sa pagtatrabaho. Kaya lang, wala naman akong gagawin dito kundi magsuga ng mga hayop. Malalim namang napabuntong hininga si Mang Dindo. Pasensya ka na, iho ha. Kung hindi ko natubos yung sakahan natin kay Mr. Chen, wala tuloy tayong pwedeng pagsakahan ngayon. E di sana, hindi mo na kailangan mangamuhan sa malayo. Hindi nyo naman po kailangan humingi ng dispensa, tay. Sadya talagang may pagkasakim ang taong yun. Sinadya niya kayong gipitin para makuha ang lupa nyo dahil matagal niya nang pinag-iinteresan yun eh. Nanghihinayang pa rin ako, syempre. Inaasahan namin ang nanay mo na yun na ang ipamana namin sa inyong magkakapatid. Kaso, nawala pa sa atin. Huwag niyo na po yung panghinayangan. Ang importante, na isalba ng lupa na yun ang buhay ng nanay noon. Kung hindi po sa lupa na yun eh, malamang hindi na po natin kasama si nanay ngayon. Tinutukoy nilang lupa ay ang naipundar ng ama nung araw. Kinailangan kasing maopera noon ang kanyang ina dahil sa bukol sa matres. May mayoma ang kanyang ina. Kaya dahil doon, isinanla ng ama ang kanilang sakahan noon. Pero dahil sa mataas na interes, hindi sila makabayad hanggang sa nailit ang lupa na kanilang pagmamayari. Maiba nga pala ako anak. Mamaya eh, magluluto ng tinola ang nanay mo. Pwede mo bang dala ng ulam yung bago nating kapitbahay? Ako na sana magdadala kaso eh, may gagawin nga lang ako.
Yung bagong lipat, Tay, ang tinutukoy nyo? Oo, sila nga. Bilang pagbati na rin sa kanila mag-asawa. Isang linggo na kasi, hindi pa natin napupuntahan ng nanay mo. Pwede ba? Wala pong problema yun, Tay. Sige po, ako na po magdadala. Ngingitian ni Mang Dindo si Patrick. Nang hindi na nagsasalita ang ama, itinuloy na ni Patrick ang naudlot na pagsibak ng kahoy. Hanggang sa matapos siya ay naroon ang ama. Tinulungan pa siya nitong magsalansan ng mga yon. Salamat, iho, ha. Matagal-tagal na rin natin tong magagamit na panggatong. Hindi na mag-aalala ng nanay mo na walang magagamit kapag umuulan. Hayaan nyo, Tay. Pag uwi ko po ulit sa susunod, magsisibak ulit ako para marami tayong nakatabi. Isang buwan na lang magtatag-ulan na naman. Niyaya na siya ng ama na makapagmeryenda. Tara na sa loob na makapagmeryenda tayo. Naglaga ng balinghoy ang nanay mo. Sige po, Tay. Susunod na lang po ako sa inyo. Magpapahinga lang po ako sandali. Lalanghap na rin po ako ng sariwang hangin. Ay, matagal-tagal din bago ko naramdaman ang ganitong pakiramdam sa lugar natin. Iba talaga ang amoy probinsya, lalo't kasama ang pamilya. Tinapik ni Mang Dindo ang balikat ni Patrick. Tumango naman ang kanyang ama at nauna nang pumasok sa loob ng bahay nila. Ang binata naman ay nagpalinga-linga sa paligid. Kanina pa niya kasi nararamdaman na tila may nagmamasid sa kanya. Hindi niya na lang yun binanggit sa kanyang ama. Napabuntong hininga na lang siya at saka dinampot ang t-shirt na ipinatong sa upuang kahoy sa tabi. Ilang sandali muna ang pinalipas niya bago pumasok sa loob ng bahay nila. Dahil probinsya, sanay ang mga tao sa kanila na maagang magluto ng hapunan. May linya na ng kuryente sa kanilang lugar maliban sa tubig. Sa poso pa rin sila nag-iigib. Bawat bahay doon ay may kanya-kanyang poso. Ang sa kanila ay nasa likurang bahagi na malapit sa banggirahan. Naabutan niya ang kanyang ina na may inilalagay na ulam sa malaking mangkok. Inilalabas lang yun kapag may okasyon, kaya nagtataka siya kung bakit yun ang nilagyan ng ulam. Wala naman kasing okasyon sa araw na yon. Nang magwika ito, nadalin na lang niya ang ulam sa bago nilang kapitbahay, lalo siyang nagtaka. Marami naman po dyan pwedeng paglagay ng ulam, ha. Bakit dito pa po? Di ba tuwing may okasyon lang ito ginagamit? Buong pagtatakang tanong ni Patrick kay Mang Dindo. Yan na nga ang sabi ko sa nanay mo, eh. Hindi naman kailangan na ilagay pa sa espesyal na lalagyan ng ulam, eh. Ang importante ay nagbigay tayo. Pambihira. Bilib talaga ako kay nanay. Iba talaga siya makisama sa mga bagong kapitbahay. Sigurado ko, masasarapan sila sa luto nyo, Nay. Baling ni Patrick sa ginang, ngumiti lang sa kanila ang matandang babae at saka siya inutusan nito na dalhin na lang ang ulam habang mainit pa ang sabaw. Hindi naman kalayuan sa kanila ang kubo ng bagong kapitbahay. Habang naglalakad, naroon na naman yung pakiramdam na tila merong nagmamasid sa kanya. Nagpapalinga-linga siya ng tingin, pero wala naman siyang nakitang tao sa paligid. Kaya't binilisan na lamang niya ang paglalakad para maihatid na ang ulam at makabalik na kagad siya sa kanila. Pagdating sa kubo, hindi pa man siya nakakalapit sa may pintuan, lumabas na doon ang isang lalaki. Nag-ehem muna si Patrick upang tanggalin ang nakabara sa kanyang lalamunan bago batiin ang bago nilang kapitbahay. Magandang hapon po. May dala po kong ulam. Luto po ni nanay. Malakas ang boses pero magalang na wika niya sa lalaki. Napakunot noon naman ang lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Patrick. Nagulat din siya na nagtaas siya ng boses. Hihingi pa sana siya ng dispensa, pero saglit na sinulyapan ng lalaki ang kanyang dala bago tumalikod papasok ng loob ng kubo. Pagbalik nito ay may dala na itong lalagyan. Pakisalin mo na lang dito. Malamig ang tono ng boses nito. Sige po.
Napapakamot pa ng ulo si Patrick. Hindi alam kung anong susunod na sasabihin. Ako nga po pala si Patrick. Diyan lang po yung bahay namin, yung may bakod po na kawayan. Oo. Napapadaan nga ako minsan sa tapat ng bahay nyo. Malimit kung makita ang tatay mo sa labas ng bahay nyo. Pakisabi na lang sa mga magulang mo na salamat sa ulam. Oo, makakarating po. Ano pong pangalan nyo, manong? Serapin. Serapin ang pangalan ko. Salamat ulit sa ulam. Nang magsasalita pa sana si Patrick nang tumalikod na ang lalaki at pumasok sa loob ng bahay nito. Naiwan namang nagkakamot sa ulo ang binata. Pinagkibit-balikat na lang niya ang ginawa ng bagong kapitbahay at naglakad na palayo. May itatanong pa sana ako na ibang detalye. Katulad ng saan probinsya sila galing, nasaan ang asawa niya. Mukhang hindi pala kaibigan ng bago naming kapitbahay, ha? Teka nga lang. Umiit pabalik si Patrick. Bigla siyang napatago sa likuran ng puno nang biglang lumabas si Mang Serafin. Dala pa rin nito ang ulam na dala niya. Nagpalinga-linga pa yun sa paligid bago itinapon sa isang tabi ang ulam at saka bumalik sa loob ng kubo. Nagsalubong naman ang kilay ni Patrick sa nasaksiyan niya. Mabigat tuloy ang mga hakbang niya pauwi sa kanilang bahay. Sinalubong naman siya ng mga nakangiting magulang. No, nakausap mo ba yung mag-asawa? Anong sabi? Yung lalaki lang po. Hindi ko po nakaharap yung asawa niya. Mang Serapin po pala ang pangalan. Ah, ganun ba? Sabi ng ilan, mukhang mailap nga daw ang mag-asawa dahil hindi naglalabas ng kubo nila. Sana magustuhan nila yung ulam na dinala mo. Sana nga po. Dahil kung hindi po sayang naman. O tara na, kumain na tayo. Ikaw na lang ang hinihintay namin para makapaghapunan Akala nga namin nakipagkwentuhan ka pa. Kaya natagal lang kang bumalik. Ah, hindi po tay. Nagmamadali nga po si Mang Serapin na pumasok sa loob ng kubo May importante po yatang ginagawa. Kaya lang po ako natagalan nagpahangin lang po ako sa labas. Ah, ganun ba? Minsan ako naman ang dadayo sa kubo nila. Madalan man lang ng kahit konting gulay. Ah, sige tay. Kayo po ang bahala. Nang gabing yon, nakakaramdam ng sobrang pagkaalinsangan si Patrick. Paikot-ikot tuloy siya sa kanyang higaan. Sa katunayan, kanina pa nanlalagkit ang kanyang balat. Hindi na siya nakatiis at bumangon na siya sa kanyang higaang papag. Balak niyang magbuhos para maibsan man lang ang pagkabanas na nararamdaman. Bit-bit ang tuwalya ay nagtungo na siya sa kanilang tapayan. Pambihira, sobrang init naman ata ngayon. Hindi kaya uulan bukas? Naku, wag naman sana. Ang hirap pa naman bumiyahe palabas ng baryo namin. Tumagal rin ng ilang minuto ang paliligo ng binata. Kahit paano ay naibsan ang init na nararamdaman. Habang nagpupunas ng katawan sa may sala, napatingin siya bigla sa labas ng kanilang bahay. Sadya kasing walang panarayon dahil tiwala naman ang kanyang mga magulang na hindi sila mapapasok ng masasamang loob. Lumapit pa siya sa may bintana. Ang katapat kasi noon ay isang hindi kilalang puno. May naaninag kasi siya na tila malaking ibon. Nakabitin yon ng patiwalik. Ngunit naramdaman ata nito na nakatingin siya. Biglang bumuka ang pakpak nito. Sa gulat ay napaatras siya, pero hindi inalis ang paningin sa nilalang hanggang lumipad yon palayo. Anak ng... Anong nilalang yon? Imposible namang ibon yon. Napakalaki. Hindi. Parang tao na may pakpak. Dahil sa nasaksihan ng gabing yon, magdamag na hindi nakatulog si Patrick.
Kahit gusto pa sana niyang magbabad sa higaan, pinilit na rin niyang bumangon. Oh, tanghali ka na yatang nagising, iho. Di po kasi ako nakatulog kagabi. Napakaalinsangan po kasi. Kaya naligo pa ako. Akala ko makakatulog na ako ng maimbing, lalong hindi ako nakatulog. Ah, ganun ba? Sige, kumain ka na dito. Kanina pa kami kumain ng nanay mo at maaga siya pupunta sa palengke ngayon. Anong oras ka ba babalik ng bayan, anak? Baka mamaya na pong hapon. O siya, kukuha pala ako ng mga gulay na pwede mong dalin sa pag-alis mo, ha? Nang lumabas ang kanyang ama, malalim siyang napaisip tungkol sa nakita niya ng nagdaang gabi. Kaya pagkatapos niyang kumain, naghanap kagad siya ng tabla na maaaring ipansara sa bukas nilang bintana. Maliit lamang yon at kasya lang ang maliit na tabla. Naabutan siya ng kanyang ama na nilalagyan ng tabla ang bintana. Pambihira ka, anak. Ngayon mo pa naisipan na ayusin yan kung kailan aalis ka na. Tsaka, bakit ba biglang nagbago ang isip mo na lagyan yan? Eh hindi naman kakasya ang tao dyan. Alam nyo, Tay, mabuti na rin po nalagyan to ng panara. Lalo't kayo lang po ni nanay ang naiiwan dito. Baka mamaya yan eh, ang himbing-himbing ng tulog nyo. Pinasok na pala kayo. Hindi naman usong nakawan dito sa atin, ah. Sabihin mo nga ang dahilan mo. Kilalang kilala kita, iyo, simula pagkabata. Kapag ganyan na may bigla kang ginagawa, meron kang hindi sinasabi. Sinilip muna ni Patrick ang kanyang ina na abala sa kusina nila. Inakay naman niya ang kanyang ama sa labas ng bahay upang hindi marinig ng kanilang ina ang pag-uusapan nila. Si Tay, kagabi, may natanaw ako na kakaibang nilalang. Parang taong ibon. Sa puno na yan ko siya nakitang nakabiti ng patiwarik. Yung pakpak niya parang katulad po ng ibon talaga eh. Sigurado ka ba, iho, sa nakita mo? Opo. Akala ko nga namamalikmata lang ako pero sigurado ko sa nakita ko. Ano ho kayang nilalang yon? May palagay ako, anak, na mandurugo ang nakita mo. Baka naligaw lang dito sa baryo natin yon. Ang ibong mandaragit? Yung ba yung dating kinari? Oo, iyo, yun nga. Yung lagi kong kinikwento sa inyo nung mga bata pa kayo. Nagbalik sa isipan ni Patrick nung mahilig pang magkwento ang kanilang ama tungkol sa iba't ibang uri ng mga aswang. Isa ang mandurugo sa mga paborito niyang kinikwento ng kanyang ama noon. Kwento nito sa kanila, ang mandurugo daw ay magagandang dalaga sa araw, ngunit pagsapit ng gabi ay may kakayahang magbago ng anyo upang maging ibong mandaragit. Ang mga ito ay dating kinari, mga kalahating diwata at kalahating tao o mga nilalang na may dugong diwata. Magaganda silang nilalang na may pakpak ng ibon sa likod. Pero Tay, paano po nagkaroon ng mandurugo sa baryo natin? Di ba sabi nyo, matagal na silang nawala? Sana nga ay tama ako ng hinala na naligaw lang siya rito. Hindi sila tuluyang mawawala. Nagtatago lang ang mga kauri niya. Naghahantay ng tamang pagkakataon. Puno ng pagtataka ang anyo ng mag-ama. Pareho silang naghahanap ng kasagutan sa kanilang mga tanong. Labis tuloy ang pag-aalala ni Patrick sa mga magulang na sila lamang ang maiiwan sa bahay nila. Kahit nang nasa trabaho na siya, laman pa rin ng isip niya ang kanilang baryo at mga magulang. Sa lalim ng iniisip, hindi niya na namalayan ang paglapit ng kasamahan sa trabaho at tinuturing na rin kaibigan na si Daniel. Uy! Ang lalim ng iniisip mo! Nag-away ba kayo ng girlfriend mo? Wala nga akong girlfriend eh. Tsaka iba yung iniisip ko. Malamang sa pera, no? Hindi yun ang iniisip ko, no? Wala naman akong pamilya para magipit sa pera eh. Eh, anong iniisip mo? Tagus-tagusan pa naman ang pagkakatitig mo sa pader eh. Sabihin mo na, baka makatulong ako sa'yo. Hindi naman talaga problema ang iniisip ko eh.
Tsaka bakit ayaw mo maniwala? Wala, Joe. Hindi mo pa nga sinasabi, hindi na kagad ako naniniwala. Akala ko ba magkaibigan tayo? Bakit parang wala kang tiwala sa akin? Kulit naman ito. Mahirap kasi ipaliwanag eh. Tsaka hindi rin ako sigurado. Maaaring bunga lang yun ng mapaglaro kong imahinasyon. Di sige. Ikaw na nga ang bahala kung di mo masabi. Pero ang totoo niyan eh, ako talaga ang problemado eh. Dahil ba sa pera? Hindi no. Para kasing maluloka na yung ate ko eh. Hindi na namin alam kung anong gagawin. Ilang araw niya nang kinakausap ang sarili niya. Ha? Bakit? Ano ba nangyari? May pinagdadaanan ba ang ate mo? Kasi ilang buwan nang nawawala yung anak niyang panganay. Paano nawala? Dinukot ba? Kailan pa nawala ang pamangkin mo? 2 buwan nang nakakalipas. Basta na lang siya nawala, pare. Ang paalam daw sa ate ko, pupunta lang sa bahay ng classmate. Eh, isang barangay lang naman sila. Sanay naman kasi ang ate ko na lagi nagpupunta sa classmate yung anak niya. Nagtaka sila kasi 9:00 na wala pa. Kaya ayun, sinundo na nila. Pagdating naman doon sa bahay ng classmate, sabi, maaga daw umuwi ang pamangkin ko. Hanggang ngayon wala pa rin kaming balita, pare. Para siyang bigla na lang naglaho na parang bula. Teka, parang katulad na nangyari sa binatilyong nawala sa lugar namin, ha? Oh, may nawala rin sa inyo? Hanggang ngayon hindi pa rin siya natatagpuan. Pero sana nga eh, ligtas siya makauwi. May isa pa pala. Bago nawala yung pamangkin ko, may ilan lang nawawala sa lugar namin at kalapit baryo. Basta na lang daw silang naglalaho na parang mga bula. Puro mga kalalakihan ang nawawala. Anak ng teteng oh. Sino kaya nasa likod ng pagkawala nila? Iisa lang kaya ang nasa likod nito? Di ko alam, pare. Pero lahat posible. Sobrang delikado na talaga ang panahon ngayon. Parang lahat kailangan mag-ingat. Nako, sinabi mo pa. Dati mga babae at bata lang ang madalas na nawawala. Ngayon, pati mga kalalakihan na rin. Lalo tuloy bumigat ang pakiramdam ni Patrick ng mga sandaling yon. Sumagi rin sa kanyang isip kung may kinalaman kaya ang nilalang na nakita niya ng gabing yon sa pagkawala ng mga kalalakihan. Dumating ang araw ng pag-uwi ni Patrick sa kanila. Bumili muna siya ng pasalubong para sa mga magulang bago sumakay ng pampasaherong jeep. Pagdating sa kanto papasok sa kanila, tsaka naman siya sumakay ng tricycle. Pagkaraan ng 20 minutos, tumigil na ang tricycle sa tabi. Hindi na kasi ito makakapasok sa looban. Maliban kasi sa makipot ang daan, mabato rin at lubak-lubak ang daan. Matapos makapagbayad, naglakad na siya papasok. Tansya niya, pasado 5:00 na ng mga oras na yon. Nag-aagaw dilim na kasi ng mga sandaling yon. Binilisan niya na ang paglalakad hanggang sa mapatapat siya sa kubo ni Namang Serafin. Naabutan niyang nagsisiga ang matandang lalaki sa maliit na bakuran nito. Malayo pa lang siya. Nakatingin na ito sa kanya. Wala sana siyang balak na batiin ito, pero udyok ng kagandahang asal, ngumiti siya at bumati. Magandang hapon po sa inyo, Mang Serafin. Magandang hapon naman sa'yo. Mukhang hapon ka nang nakauwi, ha? Opo. Nag-duty po kasi ako sa trabaho bago umuwi ngayon eh. Sige po. Tumango lamang sa kanya ang matanda. Nang makalayo-layo naman siya, lumingon siya sa matanda. Pero imbis na si Mang Serafin ang kanyang malingunan, isang magandang babae ang kanyang nakita. Dahil sa pagkamangha, hindi niya na namalayan na nakatayo na lang siya. Ilang sandali rin nagtama ang kanilang paningin bago ito tumalikod. Pagdating sa bahay, parang wala sa sarili si Patrick na nagmanos sa kanyang mga magulang. Buti nakauwi ka na, iho. Kanina ka pa namin hinihintay ng nanay mo eh. Bala ko nga, kapag madilim na at wala ka pa rin, aabangan na kita dyan sa may labasan. Nag-aalala kasi kami ng nanay mo eh.
Kaya lang naman po ako na late ng uwi dahil may dinaanan pa po ako eh. Pero hindi naman po para gabihin ako sa daan. Bakit po parang balisa kayo ni nanay? May nangyari po ba? Simula nung araw na umalis ka, sunod-sunod ang pagkawala ng mga kalalakihan dito sa atin. Hanggang ngayon, hindi pa rin sila natatagpuan. Parang ayaw na nga kitang pauwiin dito sa atin eh. Tuluyan nang nakalimutan ni Patrick ang nakitang babae sa bakuran ni namang Serafin dahil sa sumalubong na problema sa kanya. Sumagi rin bigla sa kanyang isipan ang napag-usapan nila ng kaibigan niyang si Daniel. Tay, Nay, alam niyo bang hindi lang dito sa atin ang may ganyang kaso? May mga nauna ng lugar na may mga nawawala rin. Hindi kaya iisa lang ang may kagagawan sa pagkawala nila? Totoo ba yan, Iyo? Pero sino naman ang gagawa ng ganyang bagay? Opo, totoo itay. Ang katunayan nga niyan, kaibigan ko pa yung Chewie nung nawawalang binatilyo eh. Sino kaya ang demonyong nasa likod ng lahat ng ito? Napakawalang niya naman niya. Nananahimik ang taga dito, tapos guguluhin lang niya. Anong klaseng nilalang siya? Ang malaking pala isipan sa akin, Tay. Ano kaya ang motibo niya sa mga ginagawa niyang to? At saan niya dinadala mga kalalakihan? Mga katanungan na walang tiyak na kasagutan, anak. Lahat sila ay napuno ng pagtataka ang mukha dahil sa misteryosong pagkawala ng mga kalalakihan sa kanilang baryo. Kaya nang gabing yon, maaga silang nagsara ng kanilang bahay. Tila ba kinatatakutan na ng mga magulang ang pagsapit ng gabi? Di umano, tuwing gabi nawawala ang mga kalalakihan sa kanilang lugar. Naiwan silang mag-ama sa sala habang ang kanyang ina naman ay pumasok na sa silid nito. Naiisip ko, Iho, na baka may kinalaman ang nakita mo sa mga nangyayari ngayon. Naisip ko nga rin po yun, Tay. Pero paano natin mapapatunayan sa mga tao na isang uri ng aswang nasa likod ng pagkawala ng mga kalalakihan? Baka pagtawanan pa tayo. Tapos sabihin nila, may sayad tayo. Yun nga lang. Baka tayo pa ang mapasama pag nagkataon. Sa ngayon, anak, manahimik na lang muna tayo. Maghintay na lang tayo sa mga susunod pang mangyayari. Sana lang po eh, wala nang mawala sa mga kabaryo natin. Mabigat din po sa loob ko ang pagkawala nila. Eh kilala ko po sila halos eh. Ang iba sa kanila eh, parang kuya na ang turing sa akin. Magiging maingat na ang mga magulang ngayon sa kanilang anak. Tsaka napansin ko pa, wala na halos naglalabas kapag malapit ng dumilim. Kahit tutol na manahimik sila sa totoong hinala nila tungkol sa pagkawala ng mga kalalakihan, walang nagawa si Patrick kundi ang sumang-ayon sa kanyang ama. Mahirap din kasing pangunahan ang mga pangyayari. Baka mali lang sila nang hinala. Umaasa na lang sila at nagdarasal na sana ay bumalik na sa kani-kanilang pamilya ang mga nawawala. Nakabuo na rin siya ng pasya na huwag nang bumalik sa trabaho para masamahan ang mga magulang. Mas mahalaga sa kanya ang mga ito kaysa sa kumita ng pera. Sigurado ka na ba sa desisyon mong yan, anak? Okay lang naman kami ng nanay mo kung kami lang ang inaalala mo. Kaya ko pa naman protekta ng nanay mo eh. Sigurado na po ako, Tay. Tsaka, hindi rin po ako matatahimik sa trabaho ko eh. Mag-aalala lang po ako sa inyo. E di, mabuting dumito na ako. Makakapaghanap pa naman po ako ng trabaho eh. Huwag po kayo mag-alala. Kung sa bagay nga, mas gusto ko na nandito ka lang kaysa nasa malayo ka pa nagtatrabaho. May maliit na lupa pa naman tayo sa likod nitong bahay. Tulungan mo na lang muna ako sa pagtatanim. Sige po, Tay. Sanay naman ako sa mga ganung gawain eh. Araw yun ng Linggo, sinundo ng isa niyang pamangkin ang kanyang ina. Buntis kasi sa ikatlong anak nito ang panganay niyang kapatid. Ang nanay niya ay dating kumadrona, pero simula nang tumigil, tanging mga kapatid na lamang ang pinapaanak nito at yung malalapit sa pamilya. Hindi nila alam kung ilang araw mawawala ang ina, kaya si Patrick na lang muna ang nagluto ng kanilang kakainin.
Aba, ang sipag talaga ng anak ko ah. Wala akong masabi sa'yo. Sana eh, makatagpo ka na ng babaeng magugustuhan mo. Napangiti naman si Patrick sa sinabi ng ama, para namang tukso na pumasok sa kanyang isipan ang babaeng nakita sa bakuran ni Mang Serafin. Ah, tay, nakapunta na po ba kayo sa kubo ni Mang Serafin? Oo, iyo. Ilang beses na rin. Nung una, dinalan ko sila ng gulay. Tapos, nakapagdala na rin ako ng saging nang minsan nakapagtiba ako. Bakit mo naman naitanong, anak? Maliban po sa kanila mag-asawa, kasama po ba nila yung anak nila? Sa dalawang beses kong pagpunta sa kubo nila, si Serapin lang ang nakikita ko. Hindi ko pa nakakaharap ang asawa niya. Tsaka, sabi niya, wala daw silang anak na mag-asawa. Sigurado po ba kayo, tay? Oo, eh yun ang sabi ni Serapin eh. Siya daw ang may diferensya, kaya hindi sila magkaanak. Pambihira. Eh sino kaya yung nakita ko? Ha? Mayroon ka bang sinasabi, anak? Wala po, tay. Sabi ko po eh, sayang, hindi sila nagkaanak. Hindi sayang, kundi kawawa silang mag-asawa. Walang titingin sa kanila kapag uugod-ugod na sila. Siguro eh, may mga kamag-anak naman silang pwedeng hinga ng tulong kung sakali. Nabanggit po ba ni Mang Serapin kung saan sila galing bago sila napadpad dito sa atin? Oo, galing daw sila sa Bicol. Pinsang buo daw niya ang dating may-ari ng lupang kinatitirikan ng kubo. Nakiusap daw siya sa mga anak ng pinsan niya na kung pwede silang tumigil diyan pansamantala. Tay, ano pong masasabi niyo kay Mang Serafin? Tuwing nag-uusap kami, hindi ko man lang siya nakitang umingiti. Pero naaaninag ko sa kanyang mga mata ang kakaibang lungkot. May nararamdaman din ako sa kanyang kakaiba na ewan, hindi ko may paliwanag. Alam niyo, tay, sa tingin ko po merong itinatago ang mga yan sa atin. Hindi kaya nandito sila sa baryo natin para magtago? Hindi naman magandang mangusgakan ng kapwa mo, iho, na wala ka namang katibayan. Hindi porke dito nila naisipan na tumira, eh may tinataguan na sila. Pero wala naman po akong masamang intensyon dun sa sinabi ko, tay. Nung dumating sila, sunod-sunod na mga nawawalang kalalakihan dito sa atin, di ba? Ano yun? Nakapagtataka naman. Napatitig naman sa kanya si Mang Dindo, pero hindi nagkomento sa kanyang sinabi. Sumunod na araw, naisipan ni Patrick ang mamingwit sa ilog. Nang mapadaan sa kubo ni Mang Serapin, hindi niya nakita ang matandang lalaki. Mukhang saradong-sarado din ang kubo nito. Tumuloy na siya, bit-bit ang kanyang pamingwit. Pagdating sa ilog, pumesto siya sa malaking bato. Inilapag niya ang kanyang dalang gamit at pagkain, tsaka sinimula na niyang maglagay ng pain sa kawit ng kanyang pamingwit. May kalahating oras din siyang nakatanghod sa harapan ng kanyang pamingwit nang bigla siyang matigilan. Nakarinig kasi siya ng kalabusaw ng tubig. Pagharap niya sa kanyang kanan, naroon ang isang babae. Waring nagbabanlaw na ito ng mga damit. Naramdaman siguro ng babae na nakatingin siya rito. Bigla itong tumigil sa ginagawa at saka tumingin sa kanya. Namalayan na lang ni Patrick ay magkaharap na sila ng babaeng ang pakilala ay Narcisa. Tama ba ang narinig ko? Asawa ka kamo ni Mang Serapin? Ilang taon ka na ba? 30 na. Matanda ka lang pala sa akin ng 4 na taon. Huwag mo sanang mamasamain, ano? Paano nangyari na napangasawa ka ni Mang Serapin? Ang laki kasi ng agwat ng edad niyo eh. Habang kwento. Tsaka ko nalang sasabihin, hindi naman siguro to ang huli natin pagkikita. Oo naman. Magkapit bahay lang naman tayo eh. Tsaka maglalagay na ako dito sa baryo namin. Madalas ka bang pumunta dito sa ilog? Minsan lang.
Ayaw kasi ng asawa ko na naglalalabas ako. Masyadong istrikto yon pagdating sa akin. Naiintindihan ko naman siya. Kahit ako man ang lumagay sa katayuan niya eh. Ang ibig ko sabihin, gusto ka lang niya sigurong ingatan. Lalo na ngayon na laganap ang pagkawala ng mga kalalakihan. Kiming ngumiti si Narcisa sa kanya. Maya-maya pa ay nagyaya na itong umuwi. Noon lang niya napansin na malapit na palang dumilim. Siya na ang nagpresenta na magdala ng batsa na nilagyan ng mga nilaban nito. Habang nasa daan ay patuloy pa rin silang nagkwekwentuhan. Hanggang sa namalaya na lang nila na nasa tapat na pala sila ng kubo ni Mang Serafin. Alumpihit pang ibinigay ng binata ang batsa nito. Salamat ha, sa uulitin. Oo ba? Hinintay munang makapasok sa loob ng kubo ng binata ang babae bago siya naglakad pa uwi sa kanila. Hindi niya nalapansin ang matalim na titig ni Mang Serapin na nakasilip sa may bintana. Pagdating sa kanila, sinalubong siya ng kanyang ama. Oh, nasaan ang dalawang isda? Wala akong nahuling isda. Ano? Maghapon ka doon? Ni isang maliit na isda, wala ka man lang naiuwi. Pambihira, umuwi ka na lang sana kanina. Bakit inabot ka pa na maghapon sa ilog? Nalibang po kasi ako eh, kaya hindi ko na po namalayan ang oras. Nako, baka gutom ka na. Nandiyan na pala ang nanay mo. May dala siyang suman galing sa ate mo. Ano po pala yung anak ni ate? Lalaki. Tuwang-tuwa nga sila at matagal na nilang gustong magkaroon ng anak na lalaki. Pupunta pala kami bukas sa kanila. Sasama ka ba? Baka po sa ibang araw na lang ako dumalaw sa kanila. May gagawin po kasi ako bukas eh. Sige, ikaw ang bahala. Nagising na naman ng alanganing oras si Patrick. Napakaalinsangan na naman kasi ng panahon. Pakiwari din niya ay tuyong-tuyo ang kanyang lalamunan. Bumangon na lang siya at nagpunta ng kusina para uminom ng tubig. Pabalik na sana siya sa kanyang silid nang mapasulyap siya sa saradong bintana. Dala ng kuryosidad, sa maliit na siwang, sumilip siya. Nanlaki ang mga mata nang makita na naman doon ang nilalang na kung tawagin ay mandurugo. Ako kaya ang pakay ng nilalang na to? Hindi niya namalayan na kanina pa nangangatog sa takot ang kanyang mga tuhod. Buong buhay niya kasi, noon lang siya nakakita ng isang uri ng aswang. Ilang sandali pa, lumipad na yon palayo, saka lang niya pinakawalan ang pinipigilan na paghinga. Kinabukasan, pagkatapos kumain, umalis na ang kanyang mga magulang. Siya naman ay inabala ang sarili sa pagsisibak ng kahoy, para kasing gusto niyang pagurin ang sarili. Ayaw niyang mabakante para hindi siya mag-isip ng kung ano-ano. Nasa kalagitnaan na siya ng ginagawa nang biglang dumating si Mang Serafin. Agad sumilay ang ngiti sa kanya pero napalis din kaagad. Madilim kasi ang anyo nito. Parang galit sa kanya. Mang Serafin, napadalaw po kayo. May kailangan po ba kayo? Tuloy po muna kayo. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Layuan mo si Narcisa kung ayaw mong malagay sa alanganin ang buhay mo. Teka lang, Mang Serafin. Wala naman po akong ginagawang masama eh. Nagkita lang po kami sa may ilog. Tinulungan ko lang po siya na dali ng batsa na pinaglagyan ng mga damit na nilaban niya. Huwag niyo naman po sanang bigyan ng mali siya yun. Huling babala ko na sa iyo to, iho. Layuan mo si Narcisa kung ayaw mong mapahamak. Hindi mo siya kilala. Teka lang po. Hindi naman po tama na magsalita kayo ng ganyan sa bakuran namin. Wala akong pakialam. Ang gusto ko, sundin mo ang sinasabi ko. Mabilis na siyang tinalikuran nito kahit gusto pa sana niyang magpaliwanag. Buong maghapon tuloy na wala siya sa mood hanggang dumating ang mga magulang niya. Pagkatapos ng kanilang hapunan,
Nagpahangin muna si Patrick sa labas ng kanilang bahay. Narinig niya ang papalapit na yabag papunta sa kanya, pero hindi siya lumingon. Mukhang may bumabagabag sa'yo, iho ah. Pwede bang malaman kung ano yon? Galing po kasi dito kanina si Mang Serafin. Binalaan po niya ako na layuan ang asawa niya. Nakita po kasi kami kahapon sa may ilog. Siguro nakita niya kaming sabay na umuwi. Nakita mo ang asawa niya? Ano? Mabait ba? Mabait naman po. Eh ano yung sinasabi mo na binalaan ka ni Serapin na layuan mo ang asawa niya? Huwag mong sabihin na pinag-iisipan ka ng taong yon na masama. Hindi ko po alam kung tama yung intindi ko sa sinasabi niya. Aba, loko din yung taong yun ano? Bakit naman siya magsasalita ng ganun kung wala siyang sayad? Tay, may dapat po kayo malaman tungkol sa asawa ni Mang Serapin. Anong dapat kong malaman? Huminga muna ng malalim si Patrick bago niya sinabi sa ama ang kanyang natuklasan sa asawa ni Mang Serafin. Ano ka mo? Ulitin mo nga sinabi mo. Totoo ba yung sinasabi mo? Opo. Hindi lang po bata. Ubod pa ng ganda. Nung makita ko po siya sa may ilog kahapon, akala ko po diwata ng ilog na lumitaw doon. Inakala ko pa nga po na baka engkanto na ang nakikita ko eh. Ibang klase rin pala tong si Serapin ano. Matinik pa rin. Kaya pala ayaw niyang palabasin ang asawa niya. Ayaw niyang may makakita ditong ibang tao. Oo nga po eh. Pero wag niya akong pag-iisipan ng masama. Wala po akong pagnanasa sa asawa niya. Aaminin ko medyo nabighani ako sa ganda ng asawa niya. Pero hanggang dun lang yun. Paghanga lang. Hayaan mo siya mag-isip ng kung ano-ano. Ang mahalaga ay wala kang ginawa. Ayokong nakikita kang apektado dahil sa mga taong yon. Maayos naman natin siyang pinakikisamahan. Sana lang ay huwag niya nang uulitin na puntaan ka dito para pagsalitaan na naman ng masasamang salita. Aba, dahil lang siya dito ah. Di naman po ako nagpapa-apekto eh. Napapaisip lang po ako. Tsaka, hindi ko naman dinibdib ang mga sinabi niya. Ang mabuti pa anak ay pumasok na tayo sa loob ng bahay. Lumalamig na ang hangin dito. Tumayo na si Patrick sa kanyang kinauupuan. Sabay na silang pumasok sa kanilang bahay ng kanyang tatay. Samantala, sa kubo ng mag-asawang Serapin at Narcisa, inabala na lang ni Mang Serapin ang sarili sa labas ng kubo. Habang abala si Narcisa sa paglapa sa bagong biktima nito. Maya-maya pa, narinig na niyang tinatawag siya nito. Sa susunod, gusto ko mas patandalin mo sa akin. Halos kaedad mo na yung dinala mo ngayon ha. Niloloko mo ba ako ha? Pasensya ka na mahal ko. Hindi na ganun kadali makakuha ng bagong biktima. Masyado na maingat ang mga tao. Buti nga't nakita ko ang tao na yan na naglalakad mag-isa papuntang ilog. Wala akong pakialam. Gumawa ka ng paraan. Ang binatang si Patrick. Dalhin mo siya sa akin. Gumawa ka ng paraan. Dahil kung hindi, ako mismo ang lalabas ng kubo na to para maghanap ng pagkain ko. Wag. Baka matuklasan nila ang lihim mo. Natin. Ako na ang bahala. Sa susunod, dadalhin ko rito si Patrick. Maghintay ka lang. Tsumitsyempo lang ako. Ngumisi naman sa kanya si Narcisa. Halatang natuwa ito sa kanya. Mahigpit na kasing pinagbabawalan ni Mang Serafin na lumabas ng kanilang kubo si Narcisa sa kadahilanang baka matuklasan ng mga taga doon ang kanilang itinatagong malagim na lihim, lalo't marami na ang nawawalang kalalakihan sa lugar na yon. Nag-iisip na nga siya na umalis na sa lugar na ito at maghanap ng ibang malilipatan. Ilang sandali pa, inilagay na ni Mang Serafin sa sako ang butot balat na lang na bagong biktima ni Narcisa. Sakto naman na paglabas niya sa kubo ay dumating si Mang Dindo. May dala itong piling ng saging at mga gulay. Nakangiti sa kanya ang matandang lalaki.
Pasensya ka na sa bigla ang pagsulpot ko dito, ha. Abala ka yata ngayon. Dinalhan ko lang kayo mag-asawa ng saging at mga gulay. Salamat. Pasensya ka na rin at hindi kita mahaharap ngayon. Naglilinis kasi ako ng kubo namin. Naipon na kasi mga basura. Ah, ganun ba? Eh gabi na, naglilinis ka pa rin? Iyan ba ang laman ng sako mo? Ah, oo. Mga gamit nga ito na mga hindi na ginagamit. Ah, ganun ba? Eh, bakit nilalangaw yata? Ah, may bulok kasing daga akong nakita. Kaya nilagay ko na rin dito. Umangutangu na lamang si Mang Dindo habang hindi maalis ang mga mata sa sako. Noon lang din naalala nito na iabot ang mga dala. Ah, sige. Uuwi na ako, ha. Pasensya ka na uli sa abala. Salamat dito sa mga dala mo. Babawi na lang ako sa susunod. Nakangiting tumangulang si Mang Dindo bago naglakad dito palayo. Nakahinga naman ng maluwag si Mang Serafin nang makaalis ito. Sinulyapan niya ang sakto na pinapaikutan ng mga langaw. Dinala niya yon sa likod ng kubo para ibaon. Hinihingal na napasalampak na lang siya sa lupa. Sinulyapan ang mga kamay na may kulubot ng balat habang bumabata si Narcisa para naman siyang natutuyong sanga. Napayuko na lang siya ng sandaling yon. Pakiramdam niya ay hapong-hapo na siya. Kinabukasan, balita na naman sa buong baryo ang pagkawala ng isang lalaki. Ayon sa asawa, ang paalam lang daw nito ay pupunta sa ilog para mamingwit. Hinala ng ilan, baka biglang tumaas ang tubig at nalunod ang lalaki. Pero iba ang pakiramdam ni Patrick. May palagay siyang may kinalaman ang nilalang na yon sa pagkawala ng lalaki. Nakakaawa naman ang pamilya ni Randy. May maliit pa naman siyang anak. Tapos buntis pa ang asawa. Malapit ng mga anak. Eh tay, naniniwala po ba talaga kayo na nalunod siya sa ilog? Bakit? May iba ka pa bang naiisip na dahilan ng pagkawala niya? Eh doon daw siya pumunta ng araw na yun eh. Tay, may hinala kasi ako na baka aswang din ang dahilan ng pagkawala niya. Posible nga din yung sinasabi mo, iyo. Hindi kaya nandito lang ang mandurugo na yon? Nakakasalumuhan natin? Mahirap yan basta-basta na lang magbibintang. Tsaka, halos magkakakilala na mga taga rito. Ang tanging dayo lang naman dito sa atin ay ang mag-asawa. Teka, huwag mong sabihin na... Wala po akong ibig sabihin, ha. Hindi ko po sila pinagbibintangan. Sa bagay nga. Simula lang naman na dumating sila dito, e saka nangyari ang mga pagkawala ng mga kalalakihan. Mag-iingat ka, anak. Ayoko nang dadayo ka pa ng ilog para mamingwit at pupunta sa kubo nila. E paano po kung utusan ako ni nanay? Alam niyo naman po yun. Ang hilig magbigay ng ulam. Ako na lang ang magdadala. Basta huwag ka na muling lalapit sa kubo nila. Nagkakaintindihan ba tayo? Tumangu na lamang ang binata. Parang ayaw na rin naman niya kasing lumapit pa sa mag-asawa, lalo't binalaan na siya ni Mang Serafin. Araw ng Linggo, nagulat si Patrick nang may biglang dumating na bisita. Oh! Buti na itong tumutong amin! Oo naman! Madali lang naman hanapin itong baryo niyo eh. Ba't bigla ka na pasugod dito? Nag-aalala kasi ako sa iyo kung bakit bigla ka na lang hindi pumasok sa trabaho eh. Kaya yun, nagbakasakali akong puntahan ka dito. O tara, sa loob tayo ng bahay. Doon ko ikikwento sa'yo. Sayang, wala si nanay at tatay. Nandun sila ngayon sa bahay ng ate ko eh. Pinaghainan muna ng merienda ng binata ang bisita bago nila ituloy ang kwentuhan. Pare, ikwento mo muna sa akin kung bakit bigla ka na lang hindi pumasok. Pati amo natin eh, nag-aalala sa'yo. Akala, may masamang nangyari sa'yo eh. Nag-aalala kasi ako sa mga magulang ko eh. Wala silang kasama dito. Pansin mo naman siguro, magkakalayo ang mga bahay dito. Nung umuwi kasi ako, sunod-sunod ang pagkawala ng mga kalalakihan dito.
katulad ng nangyari sa inyo. Sa tingin ko, iisa lang ang nasa likod ng lahat ng to, pare. Tama ka. Yan din ang sa palagay ko eh. Pero mahirap naman kasing basta na lang magturo ng kung sino-sino. Ayaw din ang tatay ko ng ganun. Bakit? Pipinaghihinalaan ka ba? Oo, pare. Ang mag-asawang dayo dito sa amin. Pero bakit naman sila? Hinala lang naman ang sa akin, pare. Simula kasi nang dumating sila dito, eh sunod-sunod na ang pagkawala ng mga kalalakihan sa hindi malamang dahilan. Kung totoo yung hinala mo, siguro kailangan na natin humingi ng tulong. Kanino naman? Yun nga lang. Wala rin kasi akong alam eh. Pero ano kaya sila? Tao ba sila o aswang? Naniniwala ka ba sa mga aswang, pare? Oo naman. Hindi lang sa kanila, pati sa lahat ng nilalang na hindi natin kauri. Nang marinig ang tinuran ng kaibigan, hindi na rin nagdalawang isip na magkwento si Patrick tungkol sa mandurugo na siyang pinaghihinalaan niyang dahilan ng pagkawala ng mga kalalakihan sa lugar na yon. Nanlaki naman ang mga mata ni Daniel pagkatapos niyang magkwento. Kita sa itsura nito ang takot. Kaya nagkahinala ako na baka sila nga ang nasa likod ng lahat ng mga nangyayari. Dapat pala mag-iingat ka, pare. Malapit pa naman kamo ang kubo nila dito sa bahay niyo. Yun nga sabi ni tatay. Pinapaiwas na rin ako na pumunta sa kubo ng mag-asawa. Minsan kasi nagbibigay ng ulam si nanay sa kanila eh. Nakakatakot naman pala sa lugar niyo, pare. Hindi naman to dating nakakatakot eh. Tahimik ang lugar namin. Simula nga lang nang dumating ang mag-asawang dayo, tsaka nagulo ang tahimik na pamumuhay ng mga tao rito. Hindi na nagkomento pa si Daniel sa sinabi ng kaibigan. Inubos na lamang nito ang kanyang kape. Dahil hapon na, inalok ni Patrick na doon na matulog sa kanila ang kaibigan. Okay lang kaya sa mga magulang mo na may bisita kayo dito sa bahay nyo? Oo naman, pare. Sayang at wala sila eh. Hindi mo makikilala. Mababait ang mga magulang ko. Tsaka, kung nandito si nanay, naku, ipagluluto ka nun ng masarap na ulam. Kaya alam, baka bukas pa ang uwi ng mga yun eh. Nawiwili kasi sa apo. Yung kasi ang kauna-unahang apo nilang lalaki. Ganyan talaga mga lolo't lola, pare. Minsan nga, mas mahal pa nila mga apo kaysa sa mga anak nila eh. Sinabi mo pa. Iniba na nila ang usapan pagkatapos tungkol naman sa trabaho. Maya-maya pa, nagluto na siya ng kanilang hapunan. Sigurado ka bang hindi delikado dito kapag gabi, pare? Bakit? Lalabas ka ba ng bahay pag gabi? Baka kasi pasukin tayo dito sa loob eh. Di sana noon pa. Huwag kang mag-alala, hindi yun makakapasok dito. May mga nilagay si tatay na pangontra sa paligid ng bahay. Kaya nga kahit papano eh, nakakatulog ako. Basta gaalala pa nga ako kapag sila ang naiiwan dito kapag nasa trabaho ko eh. Ayaw naman pumisan sa mga kapatid ko at inaalala din yung mga alaga nilang hayop. Okay, buti naman pala. Makakatulog ako na maayos dito sa inyo. Kaya alam pare, radyo lang ang libangan namin dito eh. Wala kaming TV. Hindi naman kasi mahilig manood ng TV ang mga magulang ko eh. Okay lang yun. Inom na lang kaya tayo ng alak. Aba, sige ba? Meron pa naman natirang lambanog dyan si tatay eh. Pagkatapos ng kanilang hapunan, nagpahinga lang sila saglit at saka inumpisa na ang inuman. Dahil sa masaya nilang kwentuhan, hindi na nila namalayan ang paglipas ng mga oras. Teka lang, tawag ng kalikasan, pare. Babalik ka agad ako. Huwag mo akong tutulugan, ha? Pare, huwag ka nang lumayo. Diyan ka na lang sa likod ng kusina. Pwede naman dyan eh. Nagmamadali nang iniwan siya ng lalaki. Napapailing naman si Patrick na sinundan ng tingin nito. Ipinilig pa niya ang ulo. Pakiramdam niya kasi bumigat na yon. Ramdam niya na tinabla na siya ng alak. Ilang minuto na ang nakakalipas nang hindi pa rin bumabalik si Daniel.
Nagtataka naman si Patrick kaya naisipan niya ng sundan ito. Nakakailang hakbang pa lamang siya nang marinig ang malakas na sigaw ng kaibigan. Napabilis na ang kanyang paghakbang papuntang kusina. Naabutan niyang nagpupumiglas ito sa isang nilalang na may nakakatakot na anyo. Mahaba ang dila at may malalaking pakpak na kawangis sa pakpak ng isang ibon. Mabilis niyang kinuha ang itak ng ama na nakasuksok sa may pader. Agad niyang nilapitan ito at malakas na pinagtataga ang nilalang. Pinakawalan naman ito ang kaibigan na nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ang aswang naman ay nagpaikot-ikot muna bago lumipad palayo. Umalis na ang aswang! Tara pare, gagamutin ko muna sugat mo sa loob! Akala ko malaking ibon lang. Yung pala, halimaw na! Pinahiga muna ni Patrick ang kaibigan sa mahabang upuan at saka siya kumuha ng mga halamang gamot sa eskaparate nila. Malimit silang may mga ganoon dahil malayo sila sa bayan. Nasanay na silang mga halamang gamot lamang ang panlunas nila. Pare, hihingi muna ako ng tulong ah. Dito ka lang. Wag na. Wag mo kong iiwan dito. Parang awa mo na pare. Baka balikan ako ng nilalang na yun eh. O sige, hindi na ako aalis. Maaga naman uuwi ang mga magulang ko bukas eh. Sa ngayon, pagtsagaan mo na muna yung tinapal ko sa'yo ah. Para talaga yan sa mga sugat para iwas impeksyon. Maraming salamat pare ah. Sabi mo sa malapit lang ako. Hindi kasi ako nakinig sa'yo eh, lumayo pa ako. Heto tuloy ang napala ako. Wala kang kasalanan pare. Ang hayop na nila lang na yon ang salot. Yung pala ang itsura ng mandurugo. Siya nga pala, may alak pa ba dyan? Kailangan ko yan pare para maibsan yung nararamdaman ko sakit sa mga sugat ko. Buti na lang eh, malayo sa bituka. Pero masakit pa rin. Grabe ang hapdi. Teka. Oh, ito. Sa'yo na lahat yan. Ubusin mo. Nang iabot ni Patrick dito ang bote ng lambanog, ay dire-diretso niya yung tinungga. Hindi rin natulog si Patrick sa natitirang oras bago mag-umaga. Binantayan na lamang niya ang kanyang kaibigan na mahimbing nang natutulog. Pasilip-silip din siya sa may labas sa maliit na siwang ng bintana. Pero ni anino ng aswang na umatake sa kanila ay hindi niya na nakita pa. Sa tingin ko, napuruhan ko siya. Sana matuluyan na ang hayop na yon. Samantala, pagapang naman na pumasok si Narcisa sa kubo nilang mag-asawa. Kasalukuyang mahimbing ang pagkakatulog ni Mang Serafin kaya hindi nito namalayan ang pag-alis niya. Nagising lamang ito nang marinig ang kanyang mga ungol. Anong nangyari sa iyo, mahal ko? Saan ka ba nang galing? Tulungan mo ko. Tulungan mo ko. May makasugat ako. Paano ka nagkasugat? Sino may gawa nito sa iyo? Sabihin mo, sino? Si Patrick ang may kagagawan nito. Muntik na niya akong mapatay. Ano? Huwag mo sabihin na nanggaling ka sa kanila. Di ba sabi ko naman sa'yo huwag kang lalabas sa kubo? Masyadong delikado. Paano ko nalaman na nalaking yun ang lihim natin? Ba't ba ang tigas ng ulo mo? Parang naiiyak na si Serafin sa nakikitang kalunos-lunos na itsura ng babae. Puno ng dugo ang damit nito. Malalim din ang mga hiwa nito sa katawan. Agad niyang binuwat ito at hiniga sa may papag. Kumuha siya ng mga gamot para sa mga sugat nito. Habang nilulunasan niya ang mga sugat, hindi niya na napigilan ang pag-agos ng mga luha sa kanyang mga mata. Bakit ba kasi ang tigas ng ulo mo? Sinabi ko naman sa iyong ako na ang bahala sa pagkain mo eh. Ginagawa ko naman ang lahat para mapaglingkuran ka. Kahit labag sa kalooban ko, dumudukot ako ng mga kalalakihan para lang ihantog ko sa'yo. Bakit nagagawa mo pa rin akong takasan? Ano pa ba ang kulang ko? Ano pa ba?
Nagpa siya si Mang Serapin na igapos na lamang ang babae para hindi na ito makalabas pa ng kanilang kubo. Siya na lang ang bahalang dumiskarte kung paano makakapagdala ng lalaki sa kubo nila para sa pagkain nito. Nagising si Narcisa na masakit ang buong katawan nang tangkain niyang gumalaw, tuluyan nang nagising ang kanyang diwa. Nagtaka siya kung bakit nakagapos ang kanyang mga kamay at paa. Gumuwit agad ang galit sa kanyang mukha. Serapin! Serapin, nasan ka? Bakit ako nakatali? Lumapit ka dito! Humahangos naman ang matandang lalaki na pumasok ng kubo. Kinakabahan din ito dahil sa galit na tono ng babae. Buti naman at gising ka na. Kumusta na ang pakiramdam mo? Bakit mo ako kinapos? Pakawalan mo ako ngayon din. Inuutusan kitang pakawalan mo ako. Ba't ka pa nakatayo dyan? Hindi mo ba ako narinig, ha? Patawarin mo ako, mahal. Hindi ko magagawang pakawalan ka. Magalit ka na kung gusto mo. Ginagawa ko to para protektahan ka. Kita mo na't muntik ka nang mapatay. Wala alam sa mga sinabi mo. Basta pakawalan mo ko. Oras na makawala ko rito. Sinasabi ko sa'yo, papaslangin na kita. Wala ka nang silbi sa akin. Matanda ka na! Bumalatay naman sa mukha ni Mang Serapin ang hindi pagkapaniwala sa mga sinabi nito. Maging ang sakit ay rumihistro sa kanyang mukha. Mahal ko, bakit mo yan sinasabi? Kahit kailan ba eh, hindi mo ako minahal? Kahit kailan, hindi kita minahal. Para sa akin, isa ka lang alipin. Wala ka lang silbi sa akin. Kapag nakawala ako dito, ikaw na ang isusunod ko. Inalimutan ko ang marangya kong buhay. Tinalikuran pati ang pamilya ko at mga kaibigan para lamang sa'yo. Tapos maririnig ko yan sa'yo. Talaga bang sagad na hanggang buto ang pagkahalimaw mo? Niawa! Wala akong nararamdaman para sa'yo. Pagmamahal pa kaya? Isa ka lang alipin na pinupunan ng gutom na aking nararamdaman. Yun lang ang silbi mo sa'kin. Oras na makawala ko rito. Si Patrick na ang ipapalit ko sa'yo. Tutal matanda ka na at uugod-ugod pa. Mabagal ka ng kumilos. Ano pa ba ang silbi mo? Nilipasan ka na ng panahon. Umiim naman ang anyo ni Mang Serapin at kumuyom ang mga kamao. Walang kibong lumabas siya ng kubo nila. Nagwala naman si Narcisa at paulit-ulit na sumigaw. Ito pala ang mapapala ko sa'yo. Sa loob ng 20 taon na pagiging sunod-sunuran ko sa'yo, ang dami mong naging biktima sa bawat lugar na nililipatan natin. Hanggang sa panaginip, sinusundan nila ako. Paulit-ulit nila akong inuusig. Pero kahit magkaganon, ay hindi pa rin ako umalis sa tabi mo. Bakit ngayon ko lang napagtanto na ang mga nagawa ko ay malaking kasalanan? Sa kauna-unahang pagkakataon, noon lang labis na pinagsisihan ni Mang Serapin ang mga nagawang kasalanan. Parang sasabog ang dibdib niya sa bigat ng dinadala. Kahit ata ipako siya sa krus, ay hindi nun mababawasan ang mga kasalanan niya. Ilang gabi nang kumakalam ang sikmura ni Narcisa. Ilang gabi na rin na hindi niya nakikita si Serapin. Makailang beses niyang tinatawag ang pangalan nito, pero hindi ito tumutugon. Lingid sa kanya, kasalukuyang nasa bahay nila Mang Dindo ang matandang lalaki. Bakit ka nandito? May kailangan ka ba? Gusto kong humingi ng tulong. Hirap na kasi ako. Ilang taon ko na rin daladala to sa dibdib ko. Para akong unti-unting pinapatay nito sa paglipas ng mga taon. Habang nagsasalita, nanatiling nakayuko lamang ito. Nagkatingin na naman ang mag-anak.
hindi pa rin kasi nila maintindihan ang ipinapahiwatig ng matandang lalaki. Pero kitang-kita nila sa itsura nito ang matinding paghihirap ng kalooban nito. Mang Serapin, pwede niyo po bang ipaliwanag sa amin kung paano namin kayo matutulungan? Tungkol po ba to sa asawa niyong si Narcisa? Doon na umangat ang mukha ni Serapin. May namumuuring luha sa mga mata nito. Tungkol sa kanya at sa pagkawala ng mga kalalakihan sa baryo na to. Migting naman ang mukha ni Patrick sa narinig. Kumpirmasyon kasi yon na tama nga ang hinala niya sa mga ito. Ipinagtapat na ni Mang Serapin ang lahat-lahat mula sa simula. Nais na raw nitong ituwid ang mga nagawang pagkakamali. Hindi na raw nito makayanan ang usig ng budhi na hanggang sa pagtulog ay sinusundan siya. Pagkatapos ipagtapat ang lahat, nagpaalam na rin ito. Laylay ang balikat na naglakad ito pauwi sa kanila. Nakatanaw pa rin silang mag-ama kahit hindi na nila nakikita ang matandang lalaki. Naniniwala po ba kayo sa sinabi ni Mang Serapin? Oo, nakikita ko sa mga mata niya ang paghihirap ng kalooban niya. Duda po kasi ako sa mga sinasabi niya. Paano kung isa lamang yung patibong? Tsaka, nagtataka ako kung bakit sa loob ng ilang taon, hindi niya nagawang paslangin ang halimaw na yon. Dahil sa nangigibabaw ang pag-ibig niya sa asawa, tao lamang siyang nagmamahal ng sobra. Maling tao, maling nilalang lang ang kanyang minahal. Bakit ngayon, Tay? Wala na po ba siyang pag-ibig sa asawa niya? Kaya siya humihingi ng tulong sa atin? Maaaring nandun pa rin. Hindi yung kagad mawawala. Kahit ano pa ang dahilan niya, tama lang natuldukan na niya ang kasamaan ng asawa niyang si Narcisa. Tayo lang po ba ang pupunta sa kubo nila? Paano nga po kung pagdating natin dun ay may nakaamba ng panganib? May plano ko. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko ang ilan nating kababaryo. Napakunot noon na lamang si Patrick sa sinagot na yon ng kanyang ama, pero hindi na lamang nagkomento. Hanggang sa dumating na nga ang sandali, dala ang itak ng ama na nakatali sa bewang at isang bolo, nagtungo na si Patrick sa kubo ng mag-asawang Serapin at Narcisa. Doon na lamang niya hihintayin ang kanyang ama. Nasa loob na siya ng bakuran ng mga ito nang makarinig ng mga angil sa loob. Bukas ang nag-iisang bintana sa kubo na yon. Lumapit naman doon si Patrick at sumilip. Ganoon na lamang ang sindak niya nang makitang nakahandusay si Mang Serapin sa lupa habang nakayuko rito ang asawa. Pag-angat ng mukha ni Narcisa, punong-puno ng dugo ang bibig nito. Isang singhap ang kumawala sa kanya. Agad na lumingon ito sa kanya. Napaatras naman dahil sa takot si Patrick. Akmang tatakbo siya nang biglang humarang sa daraanan niya si Narcisa. Huwag kang lumapit, halimaw ka! Huwag kang lalapit! Paano mo nagawang patay ng sarili mong asawa na buong buhay niya ipinagsilbihan ka? Lahat ginawa niya, kahit ang pumatay, para lang pagsilbihan ka! Una ang ipapalit ko sa kanya. Buti ikaw na rin ang kusang pumunta rito. Pinatawad na rin kita sa ginawa mo sa akin. Alam ko naman na hindi mo sinasadya na saktan ako. Mula sa nakakatakot na anyo, biglang bumalik ang dati nitong anyo. Maamo ang muka na parang diwata. Ipinilig ni Patrick ang ulo. Lumayo kang halimaw ka! Huwag kang lalapit sa akin! Sa tingin mo papayag akong alipinin mo? Hindi mo ako mapapasunod. Magkaiba kami ni Mang Serapin. Inumang pa ng binata ang itak na hawak niya. Bumalasik naman ang anyo ng babae. Tila hindi nito nagustuhan ng kanyang mga sinabi. Sa mismong harapan niya, nagpalit ito ng anyo at sabay ng pag-atake sa kanya. Dahil sa pagkabigla ay natumba siya sa lupa habang pumaibabaw ang aswang sa kanya.
Gamit ang matutulis na kuko nito, tinusok ang bahaging kung nasaan ang kanyang puso. Napasigaw na lang sa sakit na nararamdaman si Patrick. Pilit din niyang itinutulak palayo pero masyado itong malakas. Nang makakuha ng tiyempo, inundayan niya ito ng malakas na suntok sa muka at sipa naman sa bandang tiyan. Nang makawala siya, paatras siyang gumapang palayo rito. Inabot rin niya ang nabitawan niyang itak. Nang muli itong umatake, ay pinanangga niya ang itak laban sa aswang. Mawala ka ng salot ka! Mamatay ka! Mamatay ka! Muli niyang inundayan ito ng taga pero naiwasan nito yon. Ibinukan nito ang pakpak at ipinagaspas. May pumasok na alikabok sa mga mata ni Patrick na naging sanhi upang mapuwing siya. Hinawakan siya sa balikat ng aswang na halos bumaon na sa kanyang laman. Pilit siyang kumakawala rito pero hindi niya magawa. Bitiwan mo siya! Ako ang harapin mo! Ako ang tatapos sa'yo! Dapat noon ko pa ginawa ito! Napalingon sila pareho kay Mang Serafin na laylay ang balikat at may dugo sa dibdib. Hawak nito sa isang kamay ang bolo na dala niya. Ito naman ang hinarap ni Narcisa. Mang Serafin, huwag na po! Wala po kayong laban sa kanya! Hayaan mong kami ang magtuos! Dapat noon pa kita pinaslang hayop ka! Masyado lang akong nagayuman ang taglay mong ganda! Nang ilang hakbang na lang ang layo sa kanya ni Narcisa, inumang niya ang bolo dito. Pero imbis na kay Narcisa yung bumaon, sa matandang lalaki yung bumaon, sa mismong dibdib pa nito. Bumulwak ang dugo sa bibig nito. Hindi! Mang Serafin! Sa bugso ng damdamin, tinaga niya ng sunod-sunod ang likuran ni Narcisa. Ang isang pakpak nito ay nabali at natanggal sa likuran nito. Tumili ito ng pagkalakas na animoy kinakatay hanggang tumakbo yon papunta sa kakahuyan. Nang mga sandaling yon ay paparating na rin ang mga taga-baryo, daladala ang mga sulo at sibat sa pangunguna ng kanyang ama. Bilisan nyo! Doon siya tumakbo! Hindi na yun makakalayo! Matindi ang sugat niya! Huwag nyo nga hayaang makatakas siya! Hinabol naman ito ng mga tao habang sumisigaw sila sa galit. Naiwan naman ang kanyang ama na nanlulumong nilapitan si Serafin. Siyang hangayaang makatakas! Patawarin niyo ako! Naging bulag ako sa pag-ibig ko kay Narcisa! Ang mga bangkay nasa likod na kalibing. Patawarin niyo ako. Patawad. Sumuka ito ng dugo bago hinabol ang huling hininga. Dahan-dahan din itong ipinikit ang kanyang mga mata. Namalayan na lang ni Patrick na tumutulo na ang luha niya sa kanyang mga mata. Hindi niya ganun kakilala ang matandang lalaki. Pero dama niya na naging masama lamang ito dahil sa maling pag-ibig. Ipagdasal na lang natin na matahimik na ang kanyang kaluluwa. Ang mahalaga, nakawala na siya sa manipulasyon at maling pagmamahal niya sa kanyang asawa. Opo, Itay. Alam ko, masaya na rin po si Mang Serafin sa nangyari. Kita po sa mukha niya ang kapayapaan. Nalaman nilang napatay si Narcisa ng mga tumutugis dito. Nahukay din sa likod ng kubo ni Mang Serafin ang mga buto ng mga nawawalang kalalakian sa kanilang baryo. Ang mag-ama na lang ang nag-ayos ng libing ni Mang Serafin. Sa kabila ng lahat ay binigyan pa rin nila ito ng maayos na mapaglilibingan. Tanging silang mag-anak at Daniel ang naroon para dito. Iba talaga ang nagagawa ng pag-ibig, no? Literal na hahamakin ang lahat, kahit ang pumatay, para sa mahal niya. Ang importante, pinagsisihan ni Mang Serafin ang mga nagawa niya. Hanggang sa huli, magkakasama pa rin sila. Matapos magbigay ng maikling panalangin sa puntod ni Mang Serafin, humakbang na silang magkaibigan,
palayo sa pinaglibingan ng matanda. Sa isip ni Patrick, isa yung karanasan na hindi niya malilimutan na maaari niyang ikwento sa mga magiging anak at maging sa mga apo niya balang araw.